na kukunin talaga, sasakupin nila yung buong lahat ng boundary ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Indonesia, Vietnam, hanggang pataas dun sa kanila, na napakalayo nila. There's 600 nautical miles from that area. Maybe even farther. Panay diplomatic protest lang ang pinapadala natin. Walang nakakaalam na may diplomatic protest sa ibang bansa. Itong ginawa nila, linaser tag tayo, hinaharang yung mga Coast Guard vessels natin, hinaharang yung supply ships papunta ng Ayungin Shoals para magpadala ng pagkain sa ating mga Marines na nakastation dyan. Unang-una, ako yung nagagalak at natutuwa na naipasa po namin with bipartisan support ang PS Resolution Number 718. Kinumbay na po namin ni Senator Risa Ontiveros at yours truly, ang aming dalawang panukalang resolution. And it is now adopted Resolution Number 79 of the Senate. So it is a Senate-adopted resolution. And ako yung natutuwa dahil lahat po kami nagkaisa. Alam mo naman, merong ibang may gustong mga strategiya kung paano itulak ang diplomasya at pag-secure ng ating West Philippine Sea. Pero iisa lamang po ang layunin namin na maprotektahan natin ng ating bansa ang ating territorial waters. Kaya napakaganda nito, and I will read the title. We strongly condemn the continued harassment of Filipino fishermen and the persistent incursion in the West Philippine Sea by the Chinese Coast Guard and militia vessels, and urging our government, the Philippine government, to take appropriate action in asserting and securing the Philippines' sovereign rights over its exclusive economic zone and continental shelf, and to call on China to stop its illegal activities in accordance with the United Nations Convention of the Law of the Sea and the 2016 ruling of the Permanent Court of Arbitration. Ang kagandahan po nito ay linagay po namin sa ating panukala o itong adopted resolution na ituloy ng gobyerno ang pakikipag-dialogulo sa China sa pagdating dito sa ating territorial waters. Pero kung hindi po sila pumalag, kung hindi po sila nakinig, kung hindi po sila nag-aksyon, meron po kaming limang hakbang na pwede nilang gawin. Para sa ganun ay pwede natin itulak to sa international fora. Number one, ang sabi namin po dito, pag hindi na sila nakinig at ilang daang diplomatic protest ay ipinail na po natin sa kanila, wala pa rin silang imik. Number one, bring international attention to China's harassment of Philippine fishermen in the Philippine EEC. So, iakit natin to sa international forum. Magpaliwanag lang po siya sa mga discussions with ASEAN, APEC, lahat ng meetings po natin sa international community. Ang akala ng pangalawa, bibili kami ng utilizing international forum to rally multilateral support in the enforcement of the Hague ruling. So, tuwing magkakaroon po tayo meeting sa ASEAN, sa APEC, G40 or whatever big summits natin ng mga imbitado ang Pilipinas, hingi po natin sa kanila ang kanilang tulong. Para sa ganun ay gumawa po ng isang code of conduct para hindi po magkakaroon ng ganito klaseng violations dito sa West Philippine Sea. We also are pushing for number three, engaging like-minded countries of various international organizations to call on China to respect the Hague ruling and UNCLOS. And of course, number four, yun po yung filing of UN resolution sa United Nations General Assembly. And the fifth is all other strategies na pwedeng igamitin ng Department of Foreign Affairs which they deem appropriate and necessary. Ang mahalaga dito siguro, just to end this, ang mahalaga dito ay napakarami ng sumusuporta po sa atin. There are 16 countries in the EU, European Union. Kausap ko po ang presidente nila nung isang araw, President Van der Leyen, and she said that the EU is all full support on the Philippines arbitral ruling by the PCA on the exclusive economic zone of our country. Ang sabi nga niya, bilang isang taga-Europa, nakita po nila kung anong ginawa ng Russia sa Ukraine at pinasukan
ng Russia ang Ukraine. Kaya galit na galit sila sa mga ganitong klaseng paggamit ng puwersa para pumasok sa isang lugar at angkinin ng isang bansa na hindi naman kanilang teritoryo. Kaya sila po ay sumusuporta sa atin. Pati na po India na napakalapit sa China, meron po silang isang grupong samahan na tinatawag na BRICS. Hindi rin po sila sumasang-ayon sa tinatawag na 9-dash line ng China na kinukuha nila at kinukupkup po nila yung buong South China Sea hanggang Brunei, hanggang Vietnam, lalo-lalo na dito sa ating bansa sa Pilipinas. Sabi ko nga, mga kababayan, na sino naman who in his logical mind, no? Sino naman ang medyo matinong pag-iisip ang sasabihin na itong mga lugar na ito ay kanila, na 80 nautical miles lamang po siya sa Pilipinas, mainland Palawan. Ang kanilang teritoryo ay 600 nautical miles. Ha? Babanggitin ko mulit. Muli, 600 nautical miles ang layo nila sa ating sa kanilang bansa. Dito ang mga teritoryo na inaangkin nila at gusto nilang kunin. So, in any logical sense, hindi to kanila. Ito po ay teritoryo ng ating bansa, ng Pilipinas, at dapat umalis na sila dito sa mga lugar na ito. But if they don't, then we should take all actions necessary diplomatically in international fora to stand our case and expose all these violations of our neighbor in the north. Tama sinabi ng ating mahal na Pangulo. Foreign policy starts with him, the president. And of course, the Foreign Affairs Department. So, ito naman po ay resolution ay sense of the Senate lamang. Ito po ang apela namin sa ating administrasyon, sa ating Pangulo, na dagdagan ang aksyon para malaman ng buong mundo kung ano mga violations na pinagagawa ng China dito sa ating mga exclusive economic zone waters and the waters surrounding Palawan. Explain. No? Itong sa Bina Shoals, nung 2 weeks ago, halos 200 ang Navy, ang Coast Guard at militia ships na nag-ikot dun sa Bina Shoals. Yan po ay mga 40 nautical miles lamang sa Malampaya natural gas plant natin. Aatin yun. 40 nautical miles. So, kung nandito po yung Bina Shoals, nandito po yung Malampaya, nandito po yung Palawan. Palapit na po sila. Kung hindi po natin ipaalam sa buong mundo na lalo na silang lumalapit dito sa ating bansa, ay baka pagising natin, nandun na sila sa Palawan. So that is the most important. We need to push back. In other words, we need to push back these lines. Kasi palapit na sila. Pumupunta na rin sila sa Benham Rice. Benham Rice, sa kabilang side ng Pilipinas, pwesto ng Pilipinas yan. That's in the Pacific Ocean. Ang layo na nila nun. So, we have to be careful and we have to be vigilant. We presented this to them and Secretary Manalo did not object. Sabi niya, magaganda itong mga options na ito at pinaplano na po namin ang mga susunod natin hakbang and more. Kaya nung sila po naglagay nitong number 5 to pursue other diplomatic modes. So, meron po silang idadagdag na mga strategiya na hindi ko lang mabanggit na yon dahil ayaw po natin malaman ng kabilang bansa na ang plano ng ating gobyerno para ma-bulgar po natin itong mga iba't ibang violations na ginagawa ng China araw-araw dito sa mga lugar na ito. Alam mo, nakakatakot yan. Napakalapit na po yan sa mainland Palawan. Napakalapit na po yan sa Malampaya. We have to make sure that we do a pushback of these Chinese vessels. Kasi kung hindi po natin ito ilalabas. Panay diplomatic protest lang ang pinapadala natin. Walang nakakaalam na may diplomatic protest sa ibang bansa. Hindi po alam ng ano yan, ng ASEAN. Hindi nila alam na araw-araw napapadala tayo ng diplomatic protest. Hindi nila alam yun. Pero kung meron tayong international fora na pinapakita natin itong ginawa nila, linaser tag tayo, hinaharang yung mga Coast Guard vessels natin, hinaharang yung supply ships papunta ng Ayungin Shoals para magpadala ng pagkain sa ating mga marines na nakastation dyan, dapat malaman nila. At siguro, magagalit din po sila. At maawa naman po sila sa ating bansa. Because again, the 9-dash line of China is
a ludicrous proposal. It's illogical. Nakukunin talaga, sasakupin nila yung buong lahat ng boundary ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Indonesia, Vietnam, hanggang pataas dun sa kanila, na napakalayo nila. They're 600 nautical miles from that area. Maybe even farther. If you look at the southern part of Palawan, maybe 700 nautical miles from mainland China, which is Hainan province. Yan yung isla sa ilalim po ng China. Napakalayo po. Kung gagawin mo pang ano yan, hanggang mainland siguro, Fujian, abot pa ng mga 700, 800 nautical miles yan sa layo. So, ang gusto po natin ay itong mga lugar na ito, hindi lamang inaangkin yan o sinasakop din ng Pilipinas for its exclusivity, but it's also for freedom of navigation. Because we believe in UNCLOS, we follow the rule of law, which means any ship from any country can freely navigate in these waters. Magpapaalam lang po sila. Hindi yung pagdating po ng barko, you have to get away from this place because it is China's exclusive zone. Pinapaalis ka eh. Pinapaalis ka. Hindi tayo dapat ganun. Sa mga lugar na ito, that's supposed to be free and open access lanes under the UNCLOS. So, that is also what we're trying to push, and hopefully, and I know for a fact that many countries feel the same way. Whether it is the United States, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, the ASEAN, even India, and many European countries. Gusto po nila maging itong mga area na ito ay freedom of navigation. Libre pong makadaan dyan na wala pong mag-aara sa kanila, wala pong manghuli sa kanila, wala pong aatake sa kanila. Push back these militia forces, militia units, and Coast Guard units outside our very exclusive economic zone. Pag sinabi ko very exclusive economic zone, that's within 100 nautical miles from the Philippine mainland. Ha? Mas malayo pa nga Pag-asa Island, which is a municipality of Palawan. Nandiyan na sila sa gitna. Nasa gitna na po sila ng Pag-asa Island, nasa gitna na po sila at nandito na yung Palawan. Nalampasan na nga nila yung Pag-asa Island eh. From intelligence sources, and you can quote and you can interview military and the NICA about this. So, if we don't do anything about it, my dear friends, my kababayans, ang mangyayari dyan, pakabiglang pagising natin, inangkop na na po nila yung Palawan. So, in other words, meron na tayong by law, meets and bounds. Itong area ng Pag-asa, atin yan, lahat na nasa gitna ng Pag-asa, itong binigay po ng in-award po sa atin ng UNCLOS at ng PCA. Na pag-award ng PCA sa atin, isasabatas na rather ito, itong panukalang ito. At pagka ganun, it will strengthen our position in all other international fora. Remember that China did the same thing. Ginawa ng China yun. They passed a law na ang 9-dash line is legally theirs. Can you imagine that? Sila lang. Ito, nasa teritoryo natin to, wala po tayong sinasakop na Malaysian territory, wala po tayong sinasakop na Vietnamese territory. This is only in the Philippines, exclusive, very exclusive economic zone. So, we are fully supportive of this, and this is a priority of the Senate.